Afternoon mga bok, ngayon, bablog natin, magpapalit tayo ng gulong ng NMAX natin, harap likod. Ang gagamitin natin gulong mga bok, syempre Maxxis, yan mga bok, yan. Yan mga bok, Maxxis yung gagamitin natin kasi subo ko na yan. Naka-Maxxis na rin yung likod ko kasi. So ngayon, magpapalit tayo ng gulong. Pero itong harap ko, stock pa yan. Magpapalit tayo ng gulong, harap likod. Kasi magre-reds kami ni Mrs. mamaya. Para walang aberya. Bilinis ko na rin yung panggilid niyan. Change oil. Check na mga preno, coolant. Na-check ko na yan. Tapos nag-carwash na ako. Yan. Para sureball na walang aberya, papalit tayo ng gulong, harap likod. So, gawin natin step by step. Pakita ko sa inyo. Siyempre, una, tanggalin natin tambucho. Sa pagtanggalin tambucho, tatlong tornilyo dito. Sa dalawa, tatlo. 14mm. White gold na yan, 14mm. Pero kahit i-stack, 14mm pa rin yan. Kasi yung dalawang bolt sa may ilalim ng tambucho dun, ano na kasi yun? Gold bolts na rin yun. Hindi ko malala yung sa stock kung 10 or 12. Nandun lang sa dalawa yun. Yung sukat nun mga bok. Okay. Tanggalin muna natin mga bok yung tornilyo sa ilalim. Gagamitin natin ngayon 12mm. Yan. Gold bolts na kasi nandun ko. Okay. Tanggalin ko muna mga bok ha. Ito na mga bok. Matanggal ko na yung 12mm. Yan mga bok. Sa stock, hindi ako nagkakamali. Kundi 10 yun. Hindi ko na maalala kasi nagpalit na ako. So, next naman tanggalin natin yung tatlong 14 para matanggal yung tambucho. Ito na mga bok, natanggal ko na yung tambucho. Yan mga bok, tanggalin natin. Make sure nyo nandyan yung gasket. Yan, yung bilog na yan. Huwag nyo iwawala yan kasi sisingaw yung tambucho pag wala yan. So, ito na yung tatlong 14. Yung dalawang maiksi, yun sa ilalim yun. Yung mas mababa sa ibabaw. Okay, sunod nating tanggalin. Ito muna. Tanggalin natin to. Rear nut ng ano yan, 24mm. Okay? Ito na mga bok, natanggal ko na yung 24mm. Yung rear nut, dyan yun. Tanggalan natin. Sunod naman na tatanggalin natin ngayon. Ito. Sa dalawa. Tapos, yung ano yan, tornilyo ng swing arm. Tapos tornilyo ng rear shock. Tapos tornilyo naman ng caliper. So, lima yan mga bok. Ito 12mm, ito 14mm. Tsaka ito 14mm. So, tanggalin ko ulit muna mga bok ha. Ito na mga bok, natanggal ko na yun sa may caliper. Yan. Pag natanggal nyo na yung dalawa, makahugot nyo na yung mga bok. Yan, pag nahugot nyo na mga bok, yan may nakaano siya sa hook na yan. Tanggalin nyo lang yan dyan. Make sure nyo lang pag ibabalik nyo rin siya sa pagkakaganyan niya mga bok. Yan, ganyan yan. Okay? So, tanggalin natin yung ano, yung tatlo pang natira. Sa shock tsaka sa ano, swing arm. Ito na mga bok, natanggal ko na yung 12mm sa shock. So, doon natin yung dalawang 14mm sa swing arm. Yan na mga bok, natanggal ko na yung dalawang bolt sa swing arm. Yan yun, yung mahaba rin yan mga bok. Yan. So, pag natanggal nyo na yan, angat nyo lang itong shock. Yan. Pag naangat nyo na yan, tanggalin nyo naman yung swing arm. Yan. Pag nahugot nyo na yung swing arm mga bok, yan. Leash nyo lang muna pa ganyan. Yan. Leash nyo lang pa ganyan. Tapos, tanggalin nyo itong spacer. Yan. Tapos pag ganyan, mahugot na natin yung gulong mga bok. Ayan mga bok, nahugot ko na. Ayan mga bok, pudpud na yung gulong natin. Wala na, pabura na yung ano dito yung spike. Ayan, kaya papalit na tayo. So, sunod natin papaklasin yung ano naman, yung harap. Okay mga bok, simulan natin tanggalin yung harap. Unahin natin tanggalin itong fender. Ayan, 12mm. Pero pag stuck pa yun sa inyo, ano yan, 5mm na allen wrench.
Okay, tanggalin ko muna mga bok. Yan mga bok, natanggal ko na yung apat na 12mm. Tanggalin natin tong front fender natin. Yan, tanggal ko na. So, natin tanggalin ito ng ano, axle ng gulong. So, dahil white gold na sa akin, meron pa tong laksay babo. Yan. Tatanggalin ko muna ito. Tanggalin ko muna mga bok. Gamit natin ngayon 4mm na Allen wrench. Yan. Sa kabila din mga bok, may ganun din ha. 4mm. Yung lock niya. Tanggalin muna natin. Pag natanggal na natin yung dalawang lock, pwede na natin tanggalin yung mga nut niyan. Ang size niyan, ano, 15mm. Pero pag stuck pa sa inyo, ano ang gagamitin nyo? 14 tsaka 17mm. So dahil sa white gold na, 15mm na yung gagamitin ko. Tanggalin ko muna yung mga axle mga bok. Yan mga bok, nilagyan ko muna ng kalso kasi natanggal ko na isa. So, hugutin na natin itong axle para makuha natin yung gulong. Ito na mga bok, nahugot ko na yung gulong. Tanggalin lang natin itong spacer. Kabilaan yan, may spacer yan. Yan. Okay. Sunod naman natin. Tanggalin natin yung balot ng mga gulong. Mga bok, natanggal ko na yung cover ng mga gulong. Yan ha. Ngayon, pupunta tayo sa vulcanizing shop para sila na yung gagawa kasi hindi ko na kaya yun. Sila na magkakabit ng gulong natin. Okay? A few inches later. Just ko sa inyo mga bok, pag magpapalit kayo ng gulong dun sa may machine para hindi ma-damage yung mugs natin, para at least walang sikwat na mangyayari yan. Nilalagyan na ni sir ng langis para lumapat yung gulong, hindi mahirapan yung gulong lumapat dun sa mugs natin. Tapos alam naman na nila yan pag kung saan yung patakbo ng gulong, kung kaliwa o kanan. Tatanungin lang nila kung saan nakakabit yung disc brake. Alam na nila yan. Expert naman sila dyan. Yan. Pag may machine kasi mga bok, madali lang talaga. Okay, hindi rin masusugatan yung mga mugs natin. Lalo na kung naka-racing boy ka, mas maganda talaga machine ang magkakabit ng gulong natin mga bok. Yan, pag may machine, mga bok, basic lang. Saglit lang yan, mga bok. Yan. Okay. Diba, basic lang. Yan, mga bok. Mga bok, tapos na natin yung pakabit yung gulong. Balik na natin yung mga gulong sa motor natin, mga bok. Yan, kabit muna natin. So, paano natin itanggal? Ganun lang din natin babalik. Okay na mga bok, nakabit na natin yung bago nating gulong. Ayan. So, likod naman. Kung paano natin tinanggal, ganun lang din natin ibabalik mga bok. Vice versa lang. Kaya hindi ko na i-detalye yung pagbabalik. Ayan, balik ko muna ito. Ayan, sasaksak mo lang yan dyan. Ayan, nakabit ko na yung mga gulong mga bok. So, dati spacer. Ayan, pagkatapos ng spacer mga bok, yung swing arm naman, balik natin. Ayan mga bok, na balik ko na yung dalawang 14 yung 12mm, yung dalawang 14 sa may caliper kasi 24mm sa ito sa gulong. Ayan. So balik ko na yung tambucho mga bok. Yan na mga bok, nabalik ko na yung tambucho natin, yung tatlong 14 tas yung dalawang nut sa ilalim 12mm. So yung mga bok, tapos na nating palitan yung mga gulong ng NMAX natin. So ganun lang mga bok ha. Sana may natutunan tayo sa munting vlog natin. So, hanggang dito na lang ulit mga bok. Maraming salamat. The next day. Diyan pala kami nag-rides mga bok. Nag-north loop kami ni Macy's, kaming dalawa lang. Papunta 650 kilometers. Pauwi 576 kilometers mga bok. Yan mga bok. Yan, nasa Patapat Bridge na kami yan. Tuktok na yan mga bok. Yan, tapos yan, pagudpod. Dalawa lang kami mga bok, north loop. Yan, Ilocos Norte. 3 days kami mga bok. Yan, Paway. Nag-check-in kami sa may ano, sa may pagudpod sa dagat. Yan, Bigan. Yan, pinuntahan din namin yan. Yan, Ilocos Sur. Ibablog ko din yung north loop namin mga bok. So, abangan nyo na lang. So, hanggang dito na lang ulit mga bok. Salamat.